feature kamukha niya. Right, na. Mga kaibigan, game number 3, blue side ng Kingpins, red side naman ang NXP Predator Solid MB para sa kanyang baby. Ay, hindi pala, Xborg. Yawi for the Kufra, H2O for the carry, Renjay para naman sa kanyang Kaja, Chester para sa kanyang Farsa. Ito naman sa ating blue side, yan ang Kingpins. Crown ang gagamit ng Flams, Super T naman ang hawak ng Grok. Valir ang gagamitin naman, Jo. 619 with the KB and Crown for Elker. Speak of 619, nako, first blood pa nga din si Parin Chester on that Parsa. Napakainit ng galawan dito ni Kuya Chester para sa side ng NXP. Chester is back sa bootcamp, mga kaibigan. So, talaga namang maganda yung pagdating ni Chester doon. Dati kasi, naglalaro sila nang wala si Chester. So, ngayon, dumating na si Chester sa bootcamp para at least maging synchronize sila. Ngayon, si Rene J naman yung mali. Can't have it all talaga. Isang pullback. Pero, maganda. Maganda yung pinapakit dito na yung si Predator Solid kasi mukhang isa na naman ang mapapatay dito na player come from King. Hindi na natin kung magiging successful for the time si Predator Solid at saktong-sakto. Nakatulong. Yung kinagandahan talaga ng Piraga Armor eh. Ilang seconds yun para hindi ka madamage ng kalaban mo na team. So talaga namang bumili na kayo ng Starlight, mga kaibigan, gamit ang ating Unipin, mga kaibigan. Pero eto na si Yawe, mukhang nakita na naman si Kimi, tinalbogan pa nga rin dito pero objectives na lang si H2. Ay, hindi nakuha, naka 619 pa, na retry, naka jungle ano pala, naka ano dito si Kimi natin na, ano? Oo nga, no? Naka veteran center dito si ano, si Kimi, so kailangan talaga ma-maximize dito ng Kingpins yung initial rotation ng isang Kimi or else may hirapan sila. Pero ito ulit tayo sa same na nangyari for Predator Solid. Meron ulit silang carry for this lineup, meron din silang Kaja. At ito yung Kufra ni Yawi na talagang kilala. Kumbaga, para sa mga viewers natin, sa lahat na nga naglalaro, alam nila na isa talaga si Yawi sa mga marunong at magaling gumamit ng Kufra. Pero for Kingpins naman, meron silang Hellcurt dito. Isang pasok nila na maganda. Papunta dun sa, sa Kari at saka sa Kaja. Automatic pilay ang NXP Predator Solid. Pero napakatapala naman ni Chester. Pumasok pa dito si Yawi with that bouncing ball and a disengage for them as well. Nako, ito yung lineup nila kanina pero ang problema kasama na ngayon sa rotation ang isang Kaja, which is the Rene J nga. And katulad ng ginagawa nila kanina, more on kay H2 pa din. Lahat ng pwedeng kuhanin. So possible turtle ma-open na rin dito, pwede lang kuhanin. Uy, naagawan pa sila. Naagawan. Naagawan ng ano? Lagi na aagawan ng gold coin at dahil doon guys, kita naman natin, hindi ganun kalaking kalabangan. Kung kanina pa nang isa-secure ng NXP Predator Solid yung mga gold coin or gold buff, for sure, medyo lamang dito. Pero anyways guys, the Dark Knight Falls, ginamit dito wild charge para kay Super Teen, pero walang kaldag factor si Yawi, nagpapanggap. Hindi nakita. Ano, lumagpas lang din naman, mga bedrock, yung bola natin to ng NXP Predator Solid, pero yung Super Teen, wala nang buhay, Yawi with a flicker. Pero yun na, third knockout kill para dito sa side ng Kingpins. Nakita mo yung pamamicro ni Yawi, kahit anong gawin niya micro, sumasidestep eh. Pero dahil nga, Hellcurt pa rin yung kalaban niya, medyo masakit pa rin. Pero na-reset ang kanilang turtle. So katulad na sinasabi mo kanina, dalawang gold buff na inapabayaan na NXP Predator Solid. Isa sa taas, isa sa bottom lane. So kung nagtuloy-tuloy sana, magiging maganda ang pangyayari. Pero turtle, sinisimula na ng Kimi. Alam naman natin ang Kimi, saglit lang sa kanya to. Medyo saglit lang yan. Maganda ginawa dito ng Hellcurt actually best kasi nung nung kakanta pa lang yung ibong Adar na automatic ng Dark Knight Falls na agad siya, tapos kinancel agad. Ooh! Ang sakit na! Okay. Ayan! Super Serena! Kasi hinila! Rene J with that Divine Judgment, napaka ng pasok to na pick up play. Come from NXP, Predator Solid at this match, 1-5 ang ating score. Lamang dito ang Kingpins in terms of gold. Maganda pa rin rotation ng Kingpins hanggang ngayon, no? Talagang hindi nagbabago. Yung natarag lang talaga sila kanina and naunahan sila. Pero kung papansinin mo, sa early rotation lamang yung NXP na naka-double kill pa nga din. Pero medyo masakit nga sa ulo yung Dark Knight Force dito ng Hellcurt Beast. Talaga lamang pagka nakalapit. Speaking of lapit, Yawi! Na-burst! Patay agad! Mga kaibigan! Naku! Poo!
yan ang medyo mahirap. Ano, hindi pwedeng masyadong mag-advance siguro for NXP Better Solid kasi merong mga ano, pagka natamaan ng Valir, automatic open space, pwede ka mapatay dito. Pero guys, kung mapansin natin, wala pa na yung Siren Torres sa side ng Kingpins. Well, for Kingpins naman, meron na sila na open sa top lane. At napakasakit ha! Sakit ha? Masakit ha? kung naririnig parang natin yun. Parang ako yung nasaktan. Kung naririnig lang natin yung sinasabi, ayun yung eksaktong word. Sakit ha? Sakit na rin ha? Medyo kailangan ko lang ilagan yun ha? And alam naman natin si Chester kasi yung ano, makakapagbigay din ng damage. Uy, pero Yahweh, nasasaktan na. Dun sa minibigay na damage dito ng isang Kimi, nakapag-flicker out nga naman, yun din yung kalamangan ni 619 sa kanila eh. Malaki yung range niya, pero dahil nga merong Feather Airstrike si Chester dito, magkakatantsahan lang sila. Siguro pagtapos ng Feather Airstrike ni Chester, pwedeng umabante yung tropa ng Kingpins. Pero hanggat hindi pa sila nagbibigay ng Feather Airstrike, distansya lang. True. At saka dito, pansin mo kanina sa mga Kingpins, talagang gamit na gamit ng Kingpins yung bush para hindi makapag-free hit yung carry. Oo, sobra. Kasi kanina, low life sila, pero hindi sila lumalabas dun sa may riverside bush. Kasi nandun yung carry. Tapos kamuntikan mapatay si Super Team, di ba, nakatago siya dun. Oo, daling nga eh, daling nga. Nakatago siya dun sa bush, hindi siya matarget ng kahit speedy light wheel dito or ng second skill dito ng carry. Pero kita natin guys, eto na si Super Team, nakapag-flex lang din naman agad against Kingpins. Pero kita natin dito, Temple has been taken here. Si Crown pumasok, pangulat lang din naman. Pero dahil doon, na-open ang space for MB ng NXP to push this bottom lane turret. At least nakakuha sila ng objectives dito sa bottom lane. Pero medyo masakit to talaga si ano eh. Masakit to talaga si 619 eh. And possible, itong middle turret mabasag pa. Pero ang sagot naman ni H2 dun sa taas, eh makakuha din sila. I think it's a bait dun kung sakali mang may pupuntang isa. Ito na kasi Yahweh, mukhang nakakita na pagkakataon. Tatalbogan, bouncing ball. Pero Super Team, nangangaray. Si 619, nandyan, tatlo yan. Naku po, medyo negative. Inuna nila si H2. Pero kayang-kaya pala ni 619. Sinulat ng damage, mga kaibigan. Manggagaling sa likod. Target guys. Target si Crown. Pumasok to finish off that play. Isama pa si Yahweh dito na nagbobola-bola lang. Free hit for 619. And a kill for Rene J naman. Napakalayo nang naganap. Ang layo nung marathon ng clash na yun. Pero guys, kita natin din na kaya na yun. Ayun. Napatay na si parang Chester natin. NXP Better Solid. Walang ultimate dito si Rene J for that Kaja. Kakahila lang niya kanina. Nakapatay siya against Tams. Pero last insanity come from MB at konting-konti na lang. Konting hinga na lang or konting kembot na lang para dun sa mid lane second tier turret dito ng NXP. Malaking bagay, bes, yung pagpili nila ng Grak. Sobrang laking bagay nun. And nakita naman natin na si Super Team minamaximize lahat nung kaya niyang gawin. Dito si H2 with the 4.9k, 5.6k naman ang pera dito ng isang Kimi. Wala pa nga siya magical damage yan. More on physical damage siya. Pag glowing wand pa lang siya eh. So, iba pa din ng pwedeng ibigay na damage ng magkabilang teams natin. Pero hindi pa naman tapos ang laban, mga kaibigan. Kaya-kaya kung mapulin, actually, I mean, sobrang taas na yung chance din dito ng XP Peter Solid na balik tayo yung laban kasi meron silang Helker. I mean, meron silang Farsa. Sobrang clear. Tapos meron din silang Carries, which is totally for the late game. Pero for Kingpins dito, yung Helker kasi parang yung kinontra nila yung ano, no? Kapag Dark Knight falls niya agad, automatically nasisira yung formation dito na NXP Predator Solid. Pero so far for Kingpins, talagang objective lang ang ginagawa nila dito against NXP. Siguro kaya pong patagalin ng NXP to. Kasi may farsa sila eh. Iyon lang yung pwede nilang gawin, patagalin ng patagalin. Pero kasi pag habang pinapatagal nila, eh naka-veteran hunter to si 619 eh. So the more na nag-aantay sila sa base, the more na makakuha siya ng plus 50 dun sa mga minions or dun sa mga side creeps. So, pero tignan natin guys kung paano nga mangyayari dito on this match. 5-6 ang ating score, 9 minutes into our game time. We have your NXP Predator Solid, mukhang ipo-force nila dito sirain yung middle lane para medyo mas lumuwag yung pwestuwa nila. Pero si Rene J, halos wala na buhay mga kaibigan. Dali nga lang dito si Kram, napakagandang pasok doon para kay Yahweh ng NXP Predator Solid. Pero si Super dito, napatay lang din naman ang tanker na NXP Predator Solid. Si Rene J may pilitang umuwi at walang free heater dito. Ang Kingpins kamuntikan pang hindi makauwi yung Akadja doon ng NXP.
kung nasilip lang ng maaga-aga doon ni Super Tin tsaka pag tinalon agad ni Tams, siguro doon di makakauwi si Rene J doon. Pero 45 seconds bago mabuhay ang first lord of the game. So possible, kuwalin din yan. And, uy, yung ganda nung ano, rose gold meter para kay Crown, para nga naman hindi siya ma-burst down agad-agad, di ba? So, good din. Maganda dito ang ginagawa ng Kingpins. Talagang di sila papayag. Oh, ang ganda. Hindi na nila binibigyan ng space dito yung ano, yung carry na mag-farm from time to time kasi oo, tama yung sinabi mo. Ang ganda talaga ng pagkuha nila ng Grok dito. Grabe yung vision. Hindi naman siya totally hihilain dito kasi sayo yung magiging hila nung Kaja kung sa kanya mapupunta. Tsaka meron siyang flex, kailangan pang timingan. But anyways, guys, 7-7 nating score na. Uli ito si Parang Thumbs natin at itong hila na inaantay natin. Kaso napakadami. Wala silang skill. Doon na NXT Pedro solid para makill ang Thumbs ng Kingpins, guys, and disengage agad para sa nila. Pero kung mapansin natin, for Kingpins, meron na silang Lord na pwede i-secure dito against NXT Pedro solid. Si Yawi nakaabang for that dive. Pwede yan natin ito, wild charge. Oh, patay. Oh no, damage is real, Kingpins. Naku, sakit sa ulo, sir. Medyo kakaiba yung binibigay nila ngayon. Naku po. Nako, tingnan natin dito. Uy, top lane pa si Chester na namumula, mga H2. Mukhang siya lang mag-isa doon. Hindi, kasama na pala si MB. Super Tina, napatay mga kaibigan. Pero yung ngalan si Rene J, medyo napalalim doon against two players dito ng Kingpins, guys. Nice, dalawa nice. Na dito ng buhay. Or tatlo na dito ng buhay. For NXT Pedro Solid onto this match. And kinagandaan doon for this both teams, wala makapag-secure ng Lord. Kasi madami din nga nagkapatayan doon. Pero we've got to comment the graph dito ng Kingpins, guys. Naka-antikiras dito, so counter na agad for this carry and this X-Borg. Siguro possible, siguro gumamit pa siya dito or kumuha na siya dito ng immortality para diretso. I mean, meron na pala immortality dito. Diretso na pala agad. Pero guys, again, ganyan sinabi natin itong unang Lord para sa ating laban ngayon. Fairness with Predator solid. Ganyan sinabi natin, mataas ang chance nila mabaliktad yung sitwasyon na laro. Although for Kingpins, kailangan lang talaga nilang magbigay dito ng magandang vision for Naku that po, eto na naman. Yawi dito, may iiwan na naman yata, pero kumanta na si Ibong Adarna. And that's it for Kingpins. Kailangan makuha nila yung Lord. Naku, dito kasi best kung napansin mo sa Clash kanina, nauubos nila yung apat na ultimate nung next Predator solid. Isa lang yung pinatay nila, si Crown lang, pero naubos lahat ng ultimate nila. So possible, kung sakali mang merong clash doon at buo yung tropa ng Kingpins, pwedeng maubos yung next pay doon. Kung ganun yung nangyayari, kung ganun at ganun yung nangyayari. Nung sa pinatay nila sa Thamos din, yun. Bago napatay, tas nung nag-rocket yung Kimi, napakasakit automatic. Pero anyways, guys, ito nahuhuli si Grok, napakalambot lang din naman. Again, sa players dito ng Kingpins, sa players ng Kingpins, tama. Pero tinan natin ha, for Kingpins, pwede na i-force to pag may naiwan. Pero kita natin dito, mukhang ang Kingpins pa rin na mag-a-advance. So pwede mag-angat-angat na minion wave. Si Thamos possible, mag-clear na minion wave sa bottom lane para ma-open up yung space. Nagde-delay ka doon pa, pero ito na, Dark Knight Falls na ibigay mga kaibigan. Uchi, Esther, nabuhay pa! Nakapag-Winter Trunk! Pero yun, nabigyan ni Majo dito. Last Insanity naman para kay MB Crown, mukhang namamaga. Yawi, nanggaling sa back lanes. Medyo negative nga naman doon, pero nakapag-flicker dito. And H2 pa nga, nakapatay. Dalawa ang napatay dito, pero middle lane! 619! Mukhang, pwede yun eh, actually pwede yun eh. Pwede sana si X-Borg pala yung mag-detipin tsaka meron siyang minion wave if ever. Pero tingnan natin dito, nandito lang din naman sa backup. Oh. Parang 619 natin, flicker out for Majo. Si H2, wala nang buhay na di kita. Ay, mutikan. Tumama. Yun, teki yun. Ang sakit ng Kimi kanina pa eh. Teki Mills. Talaga lamang masakit sa ulo. Pero Super Teen, maganda ang ginagawa dito. Isang wild charge na maganda. Pwede niyang makuha. Etong ano, total wala silang retry. Walang retry dito kay NXT. Guys, for Kingpins, isang nilayo yung Grok, patay dito. Patay yung Majo, guys, pero patay lang din naman si Super Teen, si Majo nandito. Nakuha dito mga kaibigan, di patapos ang laban, double kill para sa kanya. Hinahabol na ngayon ni 619, si Faring H2, MB naman, dito, eh nakaabang si Cram para sa kanya, pero medyo masakit din naman. Chester, nilamon yung bola dito, sasamaan pa nga ni H2, binarag-barang ni H2, napatay niya, mga kaibigan. Pero ang masama, nakuha yung Sanctuary Lord. Yun yung masama dun. Nagawan ng Lord, guys, dito si Peter Solid. Pero tira natin, buhay si H2 for NXP to defend this Lord, guys. Although, possible for Kingpins, makasira pa sila dito ng isang inhibitor turret, pero hindi na lang din nila i-go-go. Antay na yung Lord, ibang players dito ng
Kingpins na makompleto. Pero anyways, guys, for Elis Roberto Solid, napaganda yung nangyari doon. Nagkataon lang talaga na naagawan sila ng Lord nung Kimi. Pero kung nasaktuhan talaga nila yun, ano eh? Sayang, wala kasi lang retry. Wala silang retry and maraming pangkuha and yung last insanity ni MB masyadong maaga. Masyadong maaga yung last insanity ni MB. So, hindi ko naman siya masisisi kasi syempre, kailangan niya rin magbigay ng damage doon sa mga kalaban niya eh. Which is pwede pang mapatay. Ang problema, naka-free hit si Kimi dahil doon sa long range na first kill meron siya. Pero, pause muna tayo dito para sa team tropa na next Predator dito. Ang tanong, paano sila makakaano ngayon dito? Paano makakalabas-labas? So, i-defend nila to eh. Oh, yun na nga. Kailangan dito for Elis Roberto Solid ang pinamakuha nila yung Valir o kaya yung ano. Mahirap pasukin yung Kimi, mahirap pasukin if ever. Sobra. Kasi merong naka-protection sa kanya. Ang kailangan bantayin dito ng Elis Roberto Solid kung kailan papasok yung Hellcurt. Pero anyways guys, pumasok natin ang Dark Knight Cold. Pero kita natin dito na burst ng Dark Knight. Oh, napatay. Pero si Kram, magagaling sa Dakota. It's a hit, mga kaibigan, for the set of Elis Roberto Solid. Pero kita natin dito, dalawang napatay para sa parehas na team for Kingpin. Sinisira or magpa-focus sila sa inhibitor turrets dito ng NXP Predator Solid. Mas okay nga naman kumuha sila para at least yung mga minions malalaki na. Pero bottom lane, meron pang isang toring nakatayo, which is really good para at least kahit papano hindi makapag-focus doon yung minions. Kasi pag lahat yan, sabay-sabay nag-flow, ang lalaki na yan, saka talaga ulo mo, paano nga naman makakuha pa ng objectives. Para sa NXP siguro, kailangan nilang unahin dito si, ano, si 619 kasi hirap sila eh. Hirap sila kay 619 ulihin. Kasi natutulak sila ni Madu eh. Pansin mo kanina, pag pina-force kasi nung ano, pina-force dito no, ni Yawi na may mahuli for Elis Roberto sa side ng team nila, ang nangyayari naman, naka-ready yung Hellcurt for the backup. So, sira totally yung nagiging play dito ng Elis Roberto Solid kahit maganda yung bigayan. Kasi kanina, di ba, nagkaroon ng bakbakan, pagkapasok ni Yawi, automatic, third knife falls, tas diretso likod. But anyways, tignan natin guys, rocket dito ni Kimi, ginamit na for, ano na rin siguro, pang zone out sa players. Pero nakuha pa din ng Kingpins dito yung buff ng NXP. Eh siguro nagkaroon na rin ng tuloy-tuloy na errors. Kasi kanina, di ba, yung sinabi natin ng early, nakuha na sila ng dalawang gold buff. Hanggang ngayon, naaagawan at naaagawan pa rin sila. And especially yung pag-agaw dun sa Lord is really crucial yun. Talaga namang pagkakataon na ng next day para bumawi nun eh, yung mga pagkakataong yun. Pero dahil nga, malaking tulong yung Hellcurt and Majo 3 or Majo dito, eh talaga namang maganda rin ang ginagawa. Wala na nga na yung 3 siya. Sorry, naiisip ko pa din kasi. Ganun kasi talaga eh. Kapag sasali kay ng tournament next time, never mind. Wag na natin i-tackle yung issue na yan. Pero yung 16-16 na ating score, 17 minutes and 31 seconds of our game time, 10 seconds bago mabuhay yung Lord. For Chester dito, maganda yung magiging positioning niya. Dapat pag magko-contest ng Lord. Nako, si Kram! Ayun! Sir Tranchon, nagamit dito ang Chester. Patay, mga kaibigan, para sa inyo. Kimi, patay! Pero hindi ko si Kimi patay. Patay si 619, wala free hitter for the side of Kingpin. Last insanity ni paring MB dito si Majo. Naki-immortality yan. Pero hinahabol dito ni paring MB. At ito yung sinasabi natin na perfect time for NXP na balik na rin ang sitwasyon ng kapat. Nahuli na naman si Kuya Majo natin. Patay! Patay dito! Ang isang carry, mga kaibigan! Tatlo na lang itira buhay! Isa na lang! Naku po, Rene J! Okay na lang, pero wipe out mga... Wala silang damager! Wala silang damager! Siya na lang si MB! Kaya pa ni MB to? Naku po! Pwede! Possible siguro, kasi mabubuhay... Si Super Teen! Si Super Teen at saka si 619. Ayan kailangan na. Bago mabuhay yung dalawang players na to coming from Kingpins, naka-ready yung dalawa para may pang-zone out. Kasi kita natin yung buhay ng Lord, guys. Ito na. Ito na. Agawa na to, guys. Agawa na to. Ito na yung crucial. Agawa na to. Agawa na to. Na to. Uy, pinigilan ni Yawe. Pinigilan ni Yawe. Pero last insanity, automatic. Sa kanila na. Sinecure na ni MB tsaka ng isang kaja yung mga pangyayaring yun. So, ito na. Tignan natin ngayon kung ano naman yung pwedeng tulong na may bibigay ng Sanctuary Lord sa tropa ng NXP Predator Solid. Grabe yung nangyaring yun. Sakto-sakto yung Winter Truncheon ni Chester. Kaya nasayang yung kalmot ng Hellcurt. Di ba, Bes? Nasa likod kasi. Sakto.
nasa likod yung ano, nasa likod, nasa bush yung balir. Nakita mo diba, nag-ulti siya. Nag-ulti siya, hindi niya alam na nasa likod si Chester, ay nasa likod yung balir. So pagka-ulti niya, tinulak lang siya. So wala siya nagawa. Automatic, ano-ano siya. Pero dahil nga dun sa winter trench na naibigay niya, ay nabuhay. At maganda pa kanyang naibigay. After tuloy nung napilitan agad mag-out yung haircut. Pero guys, this is the second tour that Medellin Territino sinisira na ng NXP Pretor Solid. At for Kingpins guys, medyo mahirap to kasi mas predictable kung saan manggagaling yung haircut. Nako, tingnan natin kanina kung ano pa. Kanina kasi malaki yung mapa ng haircut, so hindi alam ng NXP dito kung saan manggagaling yung haircut. Pero pag nasira lahat ng second tier turret dito ng Kingpins, alam na ng NXP kung saan possible dumaan yung haircut. Nako po, tingnan natin kung ano pang pwedeng mangyari mga kaibigan para dito. Basag na rin yung mid lane, so good yan. Nako po, tingnan natin. Oh, ito na, ito na, Sanctuary Lord. Pero wala na rin! Ay, wala na buhay! Wala na rin buhay! Wala na rin pala buhay! Inamba pa lang namin, initrahan pa naman din namin. Wearing that red dress! Contestant! Number one! Kasi patay na pala guys! Agad! Ang Lord nila is super to solid. Pero ang kinagandaan for the team is nakangat lahat ng minion wave nila ngayon against Kingpins. At kita naman natin dito last insight. Ginamit na naman na super, super team na pinita mag-wall charge! Patakas ang Grok dito! Ito at na, si Ulti napakatapang lang din naman. Ito na so! Totality, nakadala winter transient for Balir pero may bouncing ball. Lahat na nang pwede magamit dito. Flicker pero hindi pa rin nakatahan Balir. Yung mid lane, nabitawan nila. Pwede sanang sumabay. Nabitawan nila yung mid lane. Kung sakali man, pwede pa sila makakuha ng objectives dito. Pero Feather Airstrike na ibigay na naman. Mga kaibigan, kailangan OCH2 medyo angat yan. Medyo, ano yun, malaking position yun para sa kanya. Pero oh, yun rocket, medyo wala na masyadong damage na naibibigay. Hindi katulad kanina na nararamdaman nila yun. So, eto na ngayon yung pagbawi na NXP. Naku po, Kingpins, nabitawan kasi. Nabitawan kasi nila eh. Nagkaroon sila ng error eh. Anyways, ganda-ganda ginagawa dito si Yawin na naman. Nakakasakit dito guys. Napakasakit na against this. Oh, di ba? Malilap! Mga kaibigan na wala na agaring immortality dito. Si Paris 619 natin. Kaso nga lang malaban dito si Crown. Pero siya getting a kill. Wala na yung damage dito ng Kingpins guys. At one charge for this Grok on the touch. Flicker out para kay H2. Grabe naman talaga yun. At mega kill pa para sa ating expert ngayon. Bakbaka na guys. Dalawa na lang. Last man standing for Kingpins. Ay, dalawa pala. Ito dalawa, si dalawa, Balir. Dalawa. Ito si Grok. Pero mukhang ilalat ka rin, Jay. Power lock na for NXP Predator Solid. Nakulun na mga kaibigan ang nangyari. Well played.